hindi hadlang ang iyong pinanggalingan para makamit ang mataas na posisyon sa iyong bayan. Ang kailangan lamang ay sipag at dedikasyon. Sa Dolores Eastern Samar, alamin ang kwento ng isang dating market vendor na ngayon po ay isa ng mayor. Ito ang kampanya noong eleksyon ni Ginoong Rodrigo Rivera na kilala sa tawag na Onoy na siyang tumakbong alkalde naman sa Dolores Eastern Samar. Walang magarbong sasakyan at pawang mga nakamotor lamang. Walang namumudmud ng pera. Ang kanya mga banner, sulat kamay lamang. Maging sa ilan niyang talumpatin ng plataforma, wala rin ganong dumalo. Pero sa kabila ng kakulangan ng matinding makinarya, si Onoy Rivera ang nanalong alkalde sa bayan ng Dolores Eastern Samar. Isa daw vegetable vendor, market vendor, ang prinuklamang mayor ng Dolores Town sa Eastern Samar. Mayor Onoy, magandang umaga po! Magandang umaga! Inspirasyon at pag-asa ang naghatid sa pagkapanalo ng 62 taong gulang na si Mayor Onoy. Sa kanilang lugar, siya ay isa lamang simpleng mamamayan. Si Onoy, bagong maging mayor, ay isang tindero ng isda sa palengke. Matagal ako nagtinda dyan, mga 10 taon siguro, mahigit. Mula sa kahirapan si Mayor Onoy, katunayan, second year high school lamang ang kanyang natapos. Nakapaginto ako ng pag-aaral dahil alam mo ninyo sa kahirapan. Dahil sa anak kong, mahirap lang yung ina ko. Yung ano namin ha, ng nanay ko, ano lang ang buhay, ano lang palay. Yan lang ang kakabuti, yan lang ang mahanap buhay ng magulang ko. Kaya naranasan ko yung kahirapan, kaya dinamdam po sa akin. Unang buhay pa sila, tumulong ako. Pag meron akong tubo, binibigyan ko nanay kong pang-isda, ganun yung ulam namin. Minsan nung isang umaga, wala kaming kumain, hindi kami nakakain. Dahil alam ko nung nanay ko, akala ko nung sasaing sila, yan pala'y tubig pa lang na may iniinit. Akala ko, nung gutom na ako. Alam mo, tinatanong ko yung nanay ko, sabi nila, maghintay ka lang anak dahil hindi pa luto. Kawawa talaga ng mga magulang ko noon talaga. Naranasan kong kahirapan, lahat ng kahirapan na naranasan ko. Taong 1994 hanggang 2010, tumira si Mayor Onoy sa Barangay Gapang, Dolores Eastern Samar. Dito ay nanalo rin siya bilang kapitan ng barangay. Nung ako nasa pwesto na, ako ay naningi sa Maynila. Ang mga resolusyon ko ay farm to market road. Nakahingi ako sa DA, 1 million ang binigay sa akin. Iyan ang ginawa ko doon sa barangay ko na ipinakulong ng farm to market road mula Gapang hanggang doon sa sitio ng bankhouse. Daanan na ng mga kuliglig. No, kasi dati noon, wala pa yon kalsada. Kaya iyan, pinapag-ano-ano ko na yung kalsada. Ikinwento ng asawa niyang si Ginang Janet na kahit pa siya ay naging kapitan, sila ay hirap pa rin sa buhay. Gayunman, hindi tumatanggi ang dating kapitan sa mga humihingi sa kanya ng tulong. Nung magkapitan siya, wala naman naipon, lahat lang naman naitulong eh. Kahit nga ba, hindi kami nakagawa. Isasaing na lang namin, may nangihingi, binibigay pa. Kaya kahit nga bahay, wala kami. Pati nga yung lote namin na ibinta na, makapag-aral lang yung dalawa. Binababayan ko na lang siya kung anong desisyon niya. Nung matapos ang termino niya sa Barangay Gapang noong 2010, bumalik sa pagtitinda sa palengke si Onoy. Pagtitiyaga para makakain ang pamilya ko. Ang kanyang asawa naman ay isang labandera. Kahit mapapagkakitaan talagang ginagawa ko. Para sabi ko, yung tulong-tulong ba kami? Pero tila nakatakdang mag-iba ang buhay ni Onoy. Ayon kay Mayor Onoy, wala siyang planong pumasok sa politika.
at maging siya ay hindi inaasahan ang naging desisyon. Ay, hindi ko naman pinapangarap na maging mayor ako eh. Ay, pangarap ko lang makakain lang yung pamilya ko sa isang araw. Kaya ako nagkandidato dahil nakikita ako at nararamdaman ko na ang pinalalaman ng mga tao na pinahihirapan nila. Nagpagpilap sila ng COC, planchado na yung kalilang mga konsiho. Lahat na nandyan na. Yung vice mayor, walang kalaban. Yung mayor, walang kalaban. Inisip ko sa akin na bakit ganito? Bakit sila magkapatid lang na kumandidato? Nung nandoon ako sa bahay, alam mo, para akong tinulak. Sabi ko, punta ko sa ano? Sa Kumilik. Yan, kumuha ako ng COC. Sabi ng taga Kumilik, ay, salamat! May kalaban na si Doktor. Kakaba na si Doktor. Yan, nag-ano yung balahibo ko. Ang kanyang katunggali ay ang angkan ng mga karpeso na mga namuno rin bilang alkalde sa kanilang lugar na kung ikukumpara sa kanya ay nakakaangat sa buhay. Ay, yung kalabang ko, isang doktor yan sa Mandaluyong. Maraming experience yan dahil alam mo naman matagal yan doon sa Baila. Magkababata kami niyan eh. Yung auntie niya, doon ako nag-atitinda yung ice drop. Magkaibigin kami yan noon. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob at itinuloy nito ang hangarin na makapagsilbi sa kanilang bayan. Panginoon at siguro nag-aano natutulak sa akin. Wala akong kaba. Kung natalo ako, pasensya dahil ano na yan ang tao, hindi ka pinili. Kung natalo ako, natural, babalik tayo dahil kasaan tayo nahugot ng panghanap buhay natin kung di babalik tayo sa trabaho. Minsan nga may mga matatanda talagang umiiyak, yung parabang naaawa kasi ang sinasabi nila, talo na daw ka, talo na daw siya, hindi na daw siya mananalo. Sabi niya, ako, wala talaga akong maibibigay, basta sabi niya, ano lang, ang magsiservisyo lang ako sa inyo, pero wala akong pag nangbigay ako ng pera, wala akong magbibigay dahil kami, kahit kami, kapos kami. Kahit daw hindi siya nakatapos, alam niya na ang gagawin niya. Hindi naman naging hadlang ang kawalan ng pera upang tumakbo bilang mayor si Onoy. Sabi nga ng mga anak na, Tay, bakit ka na ganun? Sabi niya, wala ka naman pera. Sabi niya, hindi pera ang kailangan. Total ang may awa naman ang Diyos dahil maraming talagang naghihirap. Kaawawa yung mga tao, yung mga mahihirap na nangihingi ng tulong, hindi nabibigyan. Katulad din namin na minsan wala rin. Ang puso ko nasa Dolores. Marami akong kaibigan. Kasi mga mabait siya, tsaka ano siya, maraming ginawa siyang ano, sa mga barangay. Kahit sinong pumupunta sa kanila, pag alimbawa kumakain sila, hinayaya nila kumain. Kikisama sa mga tulog namin, nagtitinda ng isda. Para magbago naman yung ano yung administrasyon dito. Igugma namin. Ay, pagbutos. Kaida mo naman yan na buligan din eh. Tapos butan niya. Mati ng buligan. Asya lang. Matapos ang bilangan, siya ang diniklarang nanalo sa Dolores Eastern Summer. Mahigit 500 ang lamang niya sa kalabang si Dr. Zaldi Carpeso. Nung nanalo ko, sabi ko, salamat Panginoon. Ay, tuwang-tuwa ako. Salamat, Lord. Nabinigyan mo lahat ng mga ano ko, yung panalangin ko, tinupad mo. Dahil alam mo at alam niya na ako'y mabait. Ngayon, halimbawa, ako na mag-uupo, magsiservisyo ako ng bayan. Saan nagdala talaga sa kanya? Yung mga tao. Yung mga tao na talaga ang gusto na talaga siyang manalo kahit wala. Ayon kay Mayor, marami pa ang kailangang ayusin sa kanilang bayan sa Dolores Eastern Summer. At yun ang pagtutuunan niya ng pansin. Ngayon, gagawin ko para sa lahat, ikakabuti ng bayan. Marami pang hinadagdag na para gumanda ang bayan namin. Hospital, irrigation, street light, paano ng palay, drainage system, marami pa. Sa kasalukuyan, dahilan sa mga demon ay banta mula nang siya ay manalo. Hindi muna siya hinahayang lumabas ng isang gusali sa bayan ng Dolores. Sige ng Janet, nag-aalala rin sa kanilang kalagayan. Itinatago nga dahil marami lang nagbabanta. At kami, yung pag-anong-ganong lang pag-araw, nandito kami.
paggabi naman, umaalis kami dahil delikado kaysa dati. Kasi yung dati, wala kaming problema. Ngayon lang. Sabi ko nga, parang, sabi ko, para naman tayo nitong, tayo ang may kasalanan. Parang naguguluhan din ako dahil sanay naman na nandito lang ako. Siyempre, kahit pa paano, mahihiya ka naman sa ibang bahay, di ba? Nangangamba man si Ginang Janet, ngunit alam niyang mananaig ang kabutihan. Nagpapasalamat naman si Mayor Onoy sa mga nagtiwala sa kanya. Sa kakayahan ko, gagawin kong lahat para sa bayan.